Rick. Ay, good morning. Good afternoon, Rick. Good morning pa ba? Ah, tama, 11:50 pa, no? So 11:50. So for reference, Saturday, February 17, 2024. So bumaba tayo rito sa SOG, no? Para i-check natin. Oh, wala naman nagtanong, 'di ba? Wala naman, pero bumaba lang tayo dito para mag-check. Alright, so ito yung ano, bigyan natin sila ng tip, Rick, no? Yung polyethylene, ito yung tawag ni PE sheet, 10 mil ang ano, yung usually na nabibili sa market. 10 mil yung kapal, mil. Tapos meron tayong elevation, kasi this time ang ginawa namin, isinurbol namin yung ano, Rick, bale yung elevation ba ng graba. Sinigurado natin na ano siya, na level, ano, kasi yung bad experience natin na ano tayo, na overshoot tayo sa konkreto, no? So itong tip namin, basta SOG trader talaga sa volume yan. Dati meron akong fresh grad na license civil engineer na site engineer. Ano raw siya, third daw siya sa Visabilia. Third siya sa board exam ba? Ano tawag dyan? Third placer? Top notcher, third placer daw siya sa board exam. Siguro mga way back ano yon, nasa mga sabihin natin 2006. Oh, baka kilala niyo yon, 2006 na batch. 2005 2006 na batch. Newly hired namin, third placer daw sa Rick sa board exam. Visabilia, i-check ko, tama nga. Nandun sa Visabilia pangalan niya. Ako, congrats siya. Tapos etong first assignment niya, yung SOG, magubuhos kami. Eto, Rick, pinakompute ko yung volume. Pinakompute ko yung volume. Eh, bagito, syempre. At theoretical, hindi niya alam na pagka SOG, tridor to sa volume. Kasi, hindi perfect yung, ano, yung surface. Ano nangyari, Rick? Sumobra ng ano? Hindi, kumulang ng isang mixer. 9 cubic ang kulang. Isang mixer. Oo. Kasi, yung theoretical niya, pantay niya. So, ang ginagawa dito, pag ganito, ina-actual natin, Rick, the more ka makakuha ng maraming sukat, the more accurate. Oo, kaya ito, para hindi tayo ma-overshoot sa budget, sa konkreto, as much as possible, pinapalabel talaga natin to. Kaya yung kada poste, may mga elevation. O, may mga elevation yan. Tapos, para sureball talaga, sigurado, as much as many, i-ano natin yung thickness. Oh, 12.5 to 125 mm. So hindi ta talaga to perfect kahit anong gawin, kaya i-spot natin as many as we can para accurate yung volume natin. Alright, so ito yon. Ngayon, pagka SOG naman, hindi na tayo strict sa ano, Rick, pagka SOG hindi tayo strict sa splicing. O hindi. Yung sa 40 district to pa rin. Oh, stick to pa rin tayo sa lap splice, pero yung mga splicing zone, wala masyado, hindi na, kasi hindi to suspended, nakapato lang sa lupa. And then hindi pa to tapos, so yung mga corner niya, wala pa siyang styrofoam, ha? May mga styrofoam yan, kasi disconnected to. Ito hindi to diaphragm nakasama sa ano, na nagre-resist ng movement ng lateral. Hindi to siya involved o kasama o included sa seismic moment resisting frame ng building. Alright, tapos next vlog natin, Rick, ipapakita na natin yung ano, yung slope nito. Alright, so alas 12 na siguro dyan, ano? Okay, so at least chinek lang natin, no? Sige, Rick, sige. Shoutout. Sino? Sino ka pa shoutout? Engineer Rotsan. Engineer Rotsan, Montaño. Oh, so kasama natin dati. Si Engineer Rotsan is top 20 sa board exam. 2000 ba? Hindi ka ba? 2005 siguro siya. No? Alright, sige. Shoutout kay Engineer Rotsan. Apasyal, pag may time dito sa site. Alright, sige. Bye-bye. Thank you.